Stay tuned for the next episode. Only here on V81 Radio, Manila. Good evening, good morning, good afternoon sa inyong lahat. Kung saan ka mang sulok ng mundo, ka-rainbow, ikaw ay hindi nag-iisa. At pagsasaluhan na naman natin ang dalawang oras, ang mga chikahan tuwing Sabado from 9 to 11pm, Philippine Time, dito lang sa nag-iisang makulay na chikahan with the heart ng social media, ang Rainbow Society on V81 Radio Worldwide. Ito po si Jayvhee, your host, at ang aking mga fabulosang mga kasama, sina Nathan D. and Jonnahlicious. Ayan! Hi! Teka lang, sadali. Medyo mataas ata ito. Ayan. Hello, hello, hello everybody. Good evening, good morning. Kung ano-ano pang greeting. Worldwide! Diba? Kasi worldwide na tayo, diba? Welcome to Rainbow Society at V81 Radio. Yes, diba, Jonna? Correct. Magandang gabi, magandang umaga, tanghali, at saan man kayo naroroon. Nandito na naman po tayo sa masayang kwentuhan. O diba, kala ko ba, Jonna, parang si Ming Ming, ano ba ito? Mickey Mouse ako ngayon. Si Minnie Mouse. Si Minnie Mouse. Kasi nagbulaklaking kayo, kaya nag-plain red lang ako at saka color. Diba? Ay, galing. Ganda-ganda. Actually, kala ko naghahanda ka ngayon kasi ang ating guest ay ang gagaling at ang gaganda. Diba? Fabulous talaga. Correct. As in, the word fabulous. Ayan, o meron tayong bagong setup natin. Ayan. Yung mga chika ngayong gabi, mga ka-rainbow, alam nyo, baka magulat kayo sa title natin ngayong episode ano na ito. Nako, top and bottom. Ayan, Diyos ko. Ano ba yan, Jonna? Ano ba yung top ka ba? Napaisip ako sandali na. Correct. Mukhang provocative ang ating title ngayong gabi. Oo, parang sinunubok mo na ako una pa lang. Parang gusto ko nang sagutin kaagad kung ano. lahat tayo, ma-LGBT ka man, o straight ka man, or gay, whatever. Lahat tayo dumaan. Meron tayong mga bottom experiences, top experiences, and we share this common experience as human beings. Diba? Mm-hmm. So, habang tayo'y lumalaki at kung ano ang nangyayari sa ating pamilya at sa komunidad na kinabibilangan natin, doon ang gagaling ating mga bottom and top experiences sa buhay. So, being on the bottom experience, so andyan yung self-pity, yung mababa ang tingin sa sarili at walang believe sa sariling kakayahan. Dahil, anong dahilan? Marami. Dahil pwedeng lumalaki tayo na kinukutya ng ibang tao, nabubuli tayo, o maski nung kapamilya natin, family member natin na nagbully sa atin, dahil pinagsasabihan ka na wala kang silbi. No? Ito yung paborito, no? Salot ka dahil bakla ka, dahil tomboy ka, dahil binabae ka, etc. Dahil pasaway ka, etc. So, yun ang mga bottom experiences. Diba? Nagkaroon ng bagong perspective ang bottom. Naliwanagan ako doon. Okay, go. Diba? Parang ang dumi. Being on top naman means having an inner anchor. Mm-hmm. Inner anchor. Yung may pinanghahawakan ka. Yung ano yung pinanghahawakan mo, yung inner anchor na tinatawag natin? It is the realization that we actually have the power to overcome what we believe are limiting us. Ayan. So being on top would mean that someone has a solid sense of self. Okay? Solid sense of self and is able to handle his or her emotions well. He or she is mature and responsible, self-accepting with a healthy self-esteem. And is aware of his or her positive potential.
Our guest this time has found inspiration and strength through his journey of discovering, take note, discovering the jewel from within. Ah, isa siyang tunay na Mother Superior. Pakita nga natin. Oh, sige, pakita nga natin. Nga natin. Ayan. Oh, diba? Oh, diba? Diba? Super fabulous. Nanliit ako. Ayan. Oh, ayoko na magpakita. Diba? Ayan, isa pa. Lako. Ay, welcome to Rainbow Society, Gerry. Ayan! Good evening! Good morning and good afternoon to all viewers. I like the background, ha? Welcome to Rainbow Society and V81 Radio Worldwide. Thank you. Thank you for having me. Welcome, Tito Gerry. I miss you. So I like your background. Being a couture jewel designer has entails a lot of things. Like you have been an artist, you hobbyist, and you must have a business acumen that goes along. Yan. Ay! Ang taray! Jayvhee, sa palagay mo. Sabi ko na nga ba eh. Totoo, tama yung visual ko sa kanya na pag couture jewel designer talagang fabulous. Wow, ang ganda. Mm, ganda. These are made of, ano, Gerry. Thank you. These are made of... Sorry. Those are made of jade. Ah, jade. Jade and emeralds. Emeralds. Oh, wow. Actually, oh, this... the client provided me with a stone. Okay. So, you just designed it. So, these ones are worn by no other than, di ba? Miss Ivy and Irene, di ba? Yes. Wow, ang ganda naman. Yes. Are those pearls or ano ba siya? Pearls or when did you design those? Those are oyster shells. Tapos merong South Sea pearls na itim, black South Sea pearls. Nice, no? It really brings out your pearls. Yeah, it brings out your beauty, di ba? you're shining with your creations of Gerry Sunga. Yes, and another one. Thank you. Yeah. Oh yeah. Ay, syempre. Anong gagawin? Si Mother nandiyan rin. Nice. Kaling. Next one. Ang taray naman. Ayan. Ako, parang kilala ko ito mo. That's Consul Fortune. Yes, Fortune Desma. Miss Becky and Consul. And Becky. Yes, Consul Fortune. Yes, correct. Ang ganda, ang gaganda. They're both my muses. They're both my muses. Correct. Being a couture jewelry designers is really, talagang... may pinaghuhugutan, di ba, Jayvhee? Nako, kasi ano yan, creations yan eh, di ba? Hindi ka naman basta-basta nakaka-create ng mga creations like that, di ba? And for me, hindi lang siya talagang jewelry lang. Those, for me, those are art creations, art pieces. Yeah. When I make a jewelry, I make it a point na may buhay yung jewelry ko. Mm-hmm. And it will speak for itself. That's the main thrust in making it volumetric but not compromising the wearability. Yeah. Kumbaga, malaki siya pero kayang dali ng magsusuot. Yeah. Parang ano eh, parang eksena sa pelikula yung nangyari sa iyo, Gerry. Grabe. Oh, yeah. Clueless ka and then, all the time. And then nung binuksan niya yung cabinet ko, di tinanggal niya lahat yung mga diamond ko. I mean, you know, yung pinag-ipunan ko, binili ko, tinanggal niya, sabi niya, I'm going to throw this out. I'm gonna get rid of this and put this in the creek. So, kasi may creek doon sa gilid ng bahay namin. So sabi ko, Dad, huwag naman, sayang. Ipamigay na lang natin sa mga hihira. So, sabi niya, hindi. Kasi pag pinamigay mo to, baka mamaya makuha mo, iwanan mo yung iba. Lalo na itong pantalon na parang kala mo, gagamba. Aray. So sabi ko, Dad, sige. Oh, may yung spider pants. Uso yun, di ba? Spider pants. Anyway, sabi ko sa kanya, sige, ikaw nang bahala, ipamigay mo. Ngayon, my mom, she was so nice, she was so kind. Tinawag niya ako. Sabi niya, Gerry, alika, hayaan mo na daddy mo, pabihaan mo na siya. Bago, ma, bakit?
hayaan mo na. Gumasos ka, okay na yan. Pero ito yung mga damit ko, hindi ko ginagamit. Tsaka parang ito yung sa paa. Pwede mong gamit niya sa paa. Yung sapatos, so yung mother mo ang sumalo sa iyo. Sumalo. Very supportive noon para sa mother. It was my actually it was my mom who parang kinonsinti ako in a way. Correct. Tito so, Jerry, yes. Lagi sekreto namin dalawa yun. Yes, Jayvhee. Yes, so, Jayvhee. Nakakaloka yung experience mo, no? Na nahuli ka ng dad mo. So, yes. Paano mo na-handle yung disapproval niya? Paano mo na-handle yung disapproval niya? Nagkaroon ba ng pagkakataon na naranasan mo na bumaba yung self-worth mo dahil, alam mo, ayaw ng daddy mo. Yes, naranasan. Okay, there are times na kumakain kami sa labi sa magkasama kami ng familia. May mga times hindi ako kinakausap. Siyempre, may ito na yung galing sa pagod. Lalo na nung malaman na nabating ako, naging cold siya for a certain time. Hindi mo pwede ikulong ang sarili mo habang buhay. Okay? In the process, pag marunong kang magmahal ng tao, mamahalin mo rin ang sarili mo. No? Paano yun? Kung nagagawa mong pagsilbihan ng tatay mo, o kuya kung sino malapit sa'yo, matuto ka rin dapat na mahalin mo yung gusto mo. Kumbaga, learn to accept na bading ako, hindi na ako mababago. Okay? Pwede kitang pagbigyan. No? There are certain things na pwede kong i-control sa sarili ko. Pero may hangganan yon. At dumating yung hangganan na yon when my father passed over. At saka alam mo, ito ha, hindi naman sa kung ano, hindi naging physical sa akin ng father ko. Never. Isang beses lang yun, nahuli niya ako. Maybe siya bugso ng damdamin yun eh, di ba? Yun, nahuli niya ako naka-girl. The first. Pero nung paunti-unti, nung inaalagaan ko siya, naiintindihan na siguro ako. Kasi natatanggap na niya. Unti-unti, oo. Until sa nung malapit na siyang mawala, sinabi lang niya sa akin, tanggap ka ang bading ka. No? Talagang 4 point lang. Pero ito lang ipangako mo sa akin. Sabi niya, pag wala na ako at mama, ang gusto ko lang, gandahan mo ang buhay mo, ayusin mo ang buhay mo lalo. Huwag na huwag kang magpapaloko. Kasi alam mo, ang mindset ng mga parents natin, pagbading tayo, magpapaloko tayo eh. Kasi ang pagmamahal natin, parang alam mo yun, parang sabog. We are searching for love, no? Actually, wag na natin pagandahin, pero may mga needs tayo, no, bilang gays. We have needs, no? And through the growing up process, naghahanap tayo eh. Kasi yun ang kulang sa atin. Yung pagiging masculine natin, hinahanap natin sa iba. Of course, we cannot find that in our parents, no? So we deviate, maghahanap tayo sa iba. At doon pumapasok yung pagmamahal sa lalaki. Na yung kakulangan natin, halimbawa ako, for example, me, I'm not hairy. No? Although may bigote ako, pero hindi ako bodily yung hair. Yun isa sa fetish ko, nung nakita ko sa lalaki. Yun, matunga tayo na yan, ha? Bad boy. Bad boy. Being gay. No? Mm-hmm. Yeah. So, yun lang naman. Like, But despite of that, Jerry, alam mo, believe pa rin ako sa respect mo, mo sa sarili mo, mayroon kang inner hold, nahahawakan mo yung sarili mo, hindi ka ba yung nadadala sa bugso ng emosyon mo? Natutunan ko kasi ito, pag mayroong temptation na dumadating, kasi normal din sa atin, malakas ang temptation sa mga pati, especially carnal desires, no? Malakas ang carnal desires sa mga pati. Ngayon, how do you learn to respect yourself? How do you want to be respected? You respect yourself first. How do you start? You correct. Kasi when you say you're successful, how do you gauge success? No, is it like you're famous? Is it like ang dami mo ng pera? No, it's not for me. Kasi success is something like makatulong ka. Yes, you are responsible. Diba?
magiging successful ka kung masasabi mo sa sarili mo na nagawa mo yung tama. Bading ka, yes, bading ka. Pero nagawa mo pa rin itama yung mga mali ng pagiging buding. Yes. That's one thing important. Lalo na sa generation natin ngayon, no? Maraming bata na ang advice ko na sa kanila, huwag silang matakot maging totoo, no? Huwag silang matakot na ilabas ang kanilang tunay na pagkatao. Basta kailangan dahan-dahanin mo, hindi mo pwedeng madaliin lahat. At isa pa, gusto mong marating ang mararating mo. Ang pinaka-importante, matuto kang mag-ipon. Kasi tayo bilang bading, pagtanda natin, hindi tayo makakasigurado. Not unless you're lucky you have a partner, you know, to live with you or take care of you, no? But for your own, total bading tayo, you have, for your own self. Dapat, actually, Gerry, yan ang fear ng mga ano eh, yan ang fear ng mga parents sa mga anak nila na bading or bakla, tomboy, ganyan na takot silang maghirap ito. Kasi, alam mo, kaya sila takot. Kasi, syempre, mahal nila yung anak nila. Malala nila, diba? So, welfare lang naman nila ang iniisip nila doon. Ngayon, thank you, Gerry. Thank you, Gerry, for sharing your words of wisdom to our viewers. Especially sa mga kabataan natin na mga ka-rainbow. Oh. I'm sure marami makaka-appreciate ng mga kabataan yan pati ang napanood nila itong episode natin ito. Tell us in the comment. Don't forget to hit the like button and share this video with everyone you know.